Praise the Lord, tayo lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, ang banal. Yes, O God. Ayon sa iyong salita, ay aking pinanghawakan, Panginoon. Amen. Ako mayroong dalawa o tatlo na nagkakatipon sa iyong banal na pangalan. Hallelujah. Ay nandun ka sa aming kalagitnaan. Amen. Amen. Pinanghawakan namin ito sa mga oras dito. Yes, Lord. Nakasama ka namin. Yes, O God. Sa aming disciples yes, here. Yes, Jesus. Sa mga anak mo na gagawin mo mga leaders, Panginoon. Amen. Pagpalaan mo yung salita, kasi yan ang Holy Spirit, Panginoon. Amen. At kusugin mo yung aming kaluluwa ng iyong mga salita. Amen. Dahil kailangan namin ito. Amen. Papunta, patungo sa buhay ng walang hanggan, Panginoon. Amen. Salamat, Panginoon. Sasamba kami sa iyo. Yes. Magpupuri kami sa iyo. At magpasalamat kami sa dakilang bagay na ginawa mo sa buhay natin. Yes. Sa araw-araw, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo, Ama. Pinupuri ka namin at salamatan. In Jesus' name we pray. Ang lahat ay magsabi. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. At pwede na kayong makapupo. At yung ating pag-aralan ngayon ay qualification of a leader. Amen. Eh mahalaga ito, mga kapatid. Mahalaga sa, kasi lahat tayo ay kailangan leader. Amen. Hindi lamang tagapakinig. Kung tayo ay tagapakinig lamang at hindi tayo gumagawa sa ubasan ng ating Panginoon, nandun palagi na maambay yung tabak, yung ita. Kaya ang Panginoon ay nagsabi na ang tao hindi lamang nagubuhay sa pagkain. Yes. Kundi maging sa salita niya, mga kapatid. Amen. Kaya kailangan talaga natin ng salita ng ating Panginoon para tayo ay merong lakas sa pagsasalubong sa kanyang muling pagbalik. Yes. So, qualifications of a leader, yung katangiang angkop sa isang pangkako sa isang grupo. Una, mga kapatid, kailangan siya ay bautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. Na mayroong mga pagsisisi at tumanggap na Espiritu na nagsalita ng ibang-ibang wika ayon sa binigay ng Espiritu ng kanyang salita. Hindi basta-basta mangarap kung sino lang. Amen. Meron qualification. Right. Dapat tama yung iyong sinusunod na pattern. Yes. Dapat tama ang iyong sinusunod na kanuoban ng ating Panginoon. Kaya hindi lahat na nagtuturo, sabi hindi lahat na nagtuturo, dapat pakinggan. That's right. Yung iba nagtuturo, mga basura ang itinuturo. Yes. Ano yung mga basura? Yung wala sa Biblia, mga basura yun. Kaya ang qualification ng isang leader, mga kapatid, dapat siya ay nagsisi sa kanyang kasalanan, nagpabautismo sa pangalan ni Jesus, hindi sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, hindi dyan. Yes. Walang kaligtasan dyan. Walang katotohanan dyan dahil inuulit lang nila ang inuulit ng ating Panginoon. Amen. Dapat yung sinunod mo. Ibig sabihin, kapag na sunod mo yung salita ng Panginoon, alam mo yung sinasabi ng Matthew 28:19, alam mo yun. Amen. Dahil sa hindi mo alam, inulit mo lang yung kanyang inutos. Babalik na lang ang Panginoon, hanggang ngayon hindi pa ginawa. Kaya mga kapatid, ano ang qualification ng isang leader? Kailangan kilala mo ang Diyos? Kailangan kilala natin ang ating Panginoon? Amen. Kailangan ay merong tumanggap ng nagsalita ng speaking in tongues. Amen. Kaya yung iba, dinadaya na lang yung speaking in tongues. Itinuturo ng mga leaders, ganitong gawin mo, ganyan-ganyan, gawin mo. Hindi yan kalooban ng ating Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon, siya mismo ang maggagalaw ng dila mo dahil ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam nito. Basahin natin sa Magawa chapter 2. Meron ba kayong mga Bible, mga kapatid? Amen. Sa Gawa chapter 2, verse 1 hanggang
4. At nung dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinaupuan. At sa kanila ay may napakita ang mga dilang kawangis ng apoy na nagkakabahabahagi at dumako sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu ng kanilang salita. Amen. Ang exercise ng speaking tongues, ng exercise nila, hindi yun yung ipinagkaloob ng Espiritu ng kanilang salita. Ito ay inano nila, nag-practice sila. Kaya pagdating ng Sunday, pare-pareha sila. Iisa lang, mga kapatid. Pero dito, iba't-ibang wika. Madami sila, pero iba-iba ang mga sinasalita nila. Amen. Hindi isa. Kaya ibang nag-exercise, ito ko mo. Halos magkakapareha sila, hindi yun sa Panginoon. Yes. Iba't-ibang wika. Amen. Hindi sinabing isang wika. Isang speaking in tongues. Maraming speaking in tongues, iba't iba. Yan ay bigay o kaloob ng Espiritu ng kalendaryo. Kasi yung dila nila nakikipag-usap sa Diyos. Walang nakakaintindi kundi ang Diyos lamang. Dahil ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng wika na yan. Doon sa 38, mga kapatid. Ang sabi, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagkapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yan ay Mateo 28:19. Yung utos doon, inyong bautismo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan yung katuparan. Yan yung qualification ng isang leader. Amen. Yes. Amen. Kaya nakikita natin kung sino-sino nangangaral na doon sa Facebook, mga kapatid. Kung ano-ano sinasalita, ano ang sinasabi, mga kapatid. Kaya hindi maintindihan ang kanilang mga sinasabi. Qualification yan. Dapat nagsisi ka sa iyong kasalanan. Bautismo ka sa pangalan ni Jesus. Nagsalita ka ng iba't ibang wika ayon sa ibinigay ng Espiritu na kanyang salita. Amen. Praise God. Kaya mga kapatid, inihanda natin yung ating sarili kasi palalim naman palalim tayo dahil nag-resume tayo ng ating Bible study. Dadako tayo sa leadership. Tuloy-tuloy na yung mga kapatid. Kaya ito lang muna yung ating para ihanda yung ating mga sarili. At sa pangalawa, kinakailangan na hayag sa kanyang buhay ang bunga ng Espiritu. Galatians chapter 5. Basahin natin. Dapat mga kapatid, mayroon tayong papel, ballpen. Simbahan na ito, ulit-ulit din natin. Chapter 5, verse 22. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapakabuhay, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagtitigil laban sa gayong mga bagay ay walang kausan. Amen. Yan. Yan ang isa yan sa qualification ng isang leader. Ang isang leader, dapat naiintindihan natin na pagkahanap mo ang ibang tao, brother man, ang bait-bait mo, halos hindi ka halos ang kilos mo ay hindi mahulugan ang kamay mo ng plato.
Dahil sa inhin ng iyong kilos, sa inhin ng iyong salita, nakita nila na napakabait mo. Pero pagdating sa pamilya mo, iba ang pakikitungo mo sa kanila. Galit doon, mura doon. Mga kapatid, leader, ganun ang ugali, ganun ang attitude. Mabuti ka sa ibang tao, pero sa pamilya mo, hindi ka mabuti. Dapat ayusin natin yung ating leadership. Amen. Yung iba gusto iyawit lang sa hili pa para maging leader. Pero ang pamumuhay sila doon salita ng ating Panginoon. Yes. Kapag ibang tao ang kausap, ang bay-bay. Halos papurihan siya, ang bay niya. Kaya pagtalikod niya, hindi niya alam na may ginagawang hindi maganda. Mali yun. Dapat siyasatin natin yung ating mga sarili. Amen. Para ayusin tayo ng ating Panginoon. Dahil hindi lahat ng mga leader ay may ganitong attitude o karakter. Dahil kung mahal mo yung ibang tao, dapat mahal mo din ang iyong pamilya. Amen. Dahil yung pamilya mo, hindi kanya iiwan. Right. Pero bakit iba ang pakikitungo mo sa pamilya mo sa ibang tao? Anong klaseng leader yun? Mm-hmm. Kapag ganyan, dapat umalis ka muna, umalis ka muna. Kung ako yung pastor niyan, mga kapatid, ipababa ko muna yan. Ayusin mo muna sarili mo. Kasi yung mga tao nakikita ka na ganito ang pangumuhay mo, mapupulaan ka lang. Amen. At hindi ka pwedeng tatayo sa pulpito na ganyang klaseng leader. Amen. Kaya dito inayos natin eh. Bago ka tatayo, dapat ayusin muna natin yung ating mga sarili. Leader ka? Umawa ka ng Bible study? Umahayo ka? And yet, ang pamilya mo, sinisigawan mo, minumura mo, tumutubo yung sungay mo, anong klase dito niya? Kung mahal mo ibang tao, dapat yung pamilya mo mahalin mo, kasi yan, makakasama mo yan, habang buhay. Yes. So, ayusin natin, mga kapatid, yan yung qualification ng isang tunay na leader. Amen. Yes. Amen. Qualification. Kaya nakita natin, maraming ganyan na siya lang, buko pa sa ano, siya lang dumadalo, yung pamilya, yung iwan, yung mga anak niya, iwan. Tapos, siya lang mag-isa doon. Kung may mali, hindi ni-review, okay lang. Anong klaseng leader yun? Dinadala niya sa impyerno kanyang pamilya. Amen. Hindi niya tituwid. Paano niya tituwid yung pamilya niya samantalang hindi siya matuwid? Kalapakan natin ng Panginoon, mga kapatid. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Kaya ang isang leader, hindi boss. Amen. Ang isang leader ay servant. Amen. Mahirap yung ito, kapag ibang naramuan ka, lagi kang ganito sa mga tao mo. Laging ganito sa mga gusto mo. Paypayan ka. Mm-hmm. Gusto mo lahat ng sundin ka. Gusto mo saluduhan ka. Pulang na lang. Sambal ka eh. Ha? Pulang na lang. Sambahin ka eh. Kaya alam mo yun, sa isang organization, yung iba dyan gusto maging general superintendent, vice president, gusto nila yan eh. Yung mga ganyan, bakit kasi sasalutuan sila eh? Hindi yan mga nabagay. Yes. Dapat ang isang leader nagpapakubaba, abutin mo lahat ng mga sa ilalim. Minsan kapag ang leader, pagka-ordinary ka lang, hindi ka mapansinin eh. Gusto niya kapantay niya. Gusto niya ka-level niya. Kapag nasulubukan niya, wala kasi nga, mapapamuri ka. Pero si Jesus Christ, nakita natin, pinakamataas siya, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, inyek, ang pinakailangan, inabot ng ating Panginoon, hindi siya po, leader ang ating.
Alisin natin yung ano ba yung star. Star. Ah, isa si pastor, isa si brother, isa si sister. Huwag ganun ba nga bakit? Lahat tayo pantay-pantay tayo. Yes, amen. Kaya mga kapatid, mahalagay yung ating pinag-uusapan ngayon. Yes. Na wala lang ako sa iba para makapanood na lang. Pero para kayo, nasalo kayo ng iglesia ng ating pari. Yes. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! So nakita natin yung qualification, ha? Ang leader hindi boss. Amen. Ang leader ay servant. Yes. At ang leader dapat mahal yung asawa mo, yung anak mo. Yes. Isa din naman yan. Bakit? Pinakain ko naman yan. Binuhay mo yan, pinag-aaral mo yan. Hindi yung qualification para sabihin mo, mahal mo ang pamilya mo. Ang mahalaga nun, tinuruan mo ba siya ng tama? Kinausap mo ba siya ng maayos? Niyakap mo ba siya? Nilambing mo ba siya? Sasabihin natin na pwedeng ang pagkapakain mo sa iyong pamilya, trabaho mo talaga yun. Pero ang pag-ibig mo sa kanila, wala. Amen. So dapat, intindi natin yung qualification ng isang leader. At pangatlo, kinakailangan kanyang ipamuhay, pamuhayan, ang kabanalang panloob at panglabas. 2 Corinthians. Tingnan mas ang 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karunihan ng laman at ng espiritu. Napakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Okay. Kinakailangan kanyang ipamumuhayan ang kabanalang pangloob at panglabas. Ang qualification ng isang leader, ang kanyang katangian, mga kapatid, yung panglabas at pangloob na pamumuhay. Tingnan natin, mga kapatid. Kaya dapat siya sa akin natin ating sarili, mayroon ka bang holiness? Madali din kasi ang holiness, pero bakit napakahirap isang buhay? Dahil ayaw niya. Amen. Dapat mga kapatid, kung ano yung iyong pangloob na sinasabi nila, kaya minsan madaya talaga ang puso. Sinabi naman ng Ezekiel yan. Sa lahat ng anong bagay, o sa katawan ng taong pinakamadaya, walang iba kundi ang puso. Amen. Ang sabi nila, tumatawag naman ako sa Diyos. Nagpipray naman ako. Kinakausap ko naman siya. Amen. Mga kapatid, yun ang sinasabi nila. Malis daw ang puso. At ang sabi pa nila, mga kapatid, hindi naman daw sa panglabas yung pagkamalis na ang puso mo, maligtas ka. Sa panahon ni Adan at Eva, mga kapatid, sabi nila malinis ang puso nila eh. Pero hindi ka karapat dapat sa paraiso dahil alam ng Diyos kung malinis o madumi ang puso mo. Pinalis sila dun eh. Sabi ng ibang sikta, mga kapatid, na malinis naman ang puso ko eh. Tumawag ka lang sa Panginoon, baligtas ka na. Yun ang sabi nila, tumawag ka lang daw. Ligtas ka na. Sumampalataya ka lang sa Diyos, ligtas ka na. Pero ang sabi sa Mark chapter 16 verse 16, ang sumampalataya at mabautismuhan, amen, maligtas. Sasampalataya ka, then gagawa ka para baligtas ka. Isang malinis na pala ang puso ko eh. Sa araw ng judgment, mga kapatid, tumawag ka lang sa Diyos, ligtas ka na. Ay, alisin natin, church. Kasi tumawag ka lang pala eh. Si Lucifer na tumawag eh.
Yung mga kriminal, tumawag. Yung mga makasalaan, tumawag. Yes. Lalo na yung sa Lucas chapter 16, yung mayaman, tumawag eh. Amen. Sino ba yung tumawag, mga kapatid? Yung prodigal son, tumawag din eh. Ang mabuti lang sa prodigal son, bumalik siya. Yes. Doon sa pagkukup ng kanyang ama. Pero kung di sa tumalik, sabi kanya, ang prodigal eh. Tumawag din sa ama, pero nung umalis siya, maligtas ba siya? Naghirap na siya. Mamamatay na nga siya. Hindi lamang pisikal na katawan, kundi espiritual. Yan ang mensahe diyan. Amen. Kaya nung bumalik siya sa kanyang ama, uli siya na buhay. Ano sabi ng Panginoon ng kanyang ama? Alin kayo, magpatay kayo ng mga maghanda tayo. Dahil yung anak ko itong namatay, narito buhay na buhay. Pag wala ka sa Diyos, sinabi palis ang puso ko. Pag wala ka sa sarapan, ang sumatay ka. Yes, amen. Kasusuklaman ka ng Panginoon. Amen. Tumawag yun. Si Dimas. Tumawag yun. Naglingkod pa ka sa Diyos eh. Amen. Kasama ni Paul, si Dimas. Tumawag siya eh. Pero tumalik yun sa Panginoon, di ba? Ibinibing siya ang backslider. Pero meron siyang Panginoon. Umalis ka lang siya. Ibig sabihin, yung mga tao malis ang puso na hindi naman baptize si Jesus name, malis daw ang puso, mga kapatid. Kasi lumalingan yun. Kaya ang qualification ng isang leader dapat yung ipamuhay yung kabanalan, amen, yung panglaba, yung pangloob at panglabas na pagkatao. Amen. Subukan nyo, bigyan ko kayo ng ano, sabi natin yung kopi, pinakamasarap na kopi. Tintang pa ng sarap nun eh. Pero yung labas, ang daming uod, ang daming dumi, mabaho. Pero yung loob, malinis. Eh, bigay ko sa'yo. Inamin nyo ba? Amen. Kasi nakita nyo sa labas, madumi. Hinding-hinding nyo talaga yun kasi masusuka ka eh. Yes. Kung ano sinasabing malinis ang puso mo, dapat nakikita sa panglabas mo kayo. Nag-reflect yun eh. O sabi nila, hindi, naglingkod naman ako sa Diyos. Pagdating sa bahay, nakaubad, nakasyor, tapos sabi mo, malinis ka. Dahil kung ano ang puso mo, lumalabas sa pagkatao mo. Yun ang reflection. Kaya sinasabi nila, malinis ang puso mo, tinamay pamumuhay nila. Nag-reflect sa puso mong malinis kung anong pagkataong meron ka. Amen. Kasi sabi, malinis ka, titingnan kita. Pag may nakita ko siya, hindi magpalabas, madumi ka. Dahil kung ano na sa puso mo, yun ang lumalabas. Amen. Amen? Yes. Amen. Kaya ang qualification ng isang leader dapat merong malinis. Kabanalan. Pangapa, kinakailangan siya consistent o tuloy-tuloy sa kanyang prayer and fasting. Dapat naging prayer and fasting tayo. Meron tayong schedule. Alam niyo ba schedule ng prayer passing natin? Amen. Okay. Kaya nga, pero yano pa rin natin yan. Ilagay pa rin natin yan minsan, mga kapatid. Dahil kailangan natin yan sa isang leader. Yan ang qualification ng isang tunay na leader. Dapat nagpa-fasting. Hindi lamang nag-pray, dapat nagpa-fasting. Amen. Panglima, o motibo sa pangunguna sa isang pangkat sa ikaluluwalhati ng Panginoon at ikaliligtas ng mga kaluluwa. Yung iba, mga kapatid, kailamang nagbabible study kasi hindi maganda ang kanilang motibo. Hindi maganda yung iba kung punta lang doon para makakati. O dyan naman si Brother Kari. Iba ang kanilang motibo. Kaya sila nagbabayon sa atin kung saan pipirahan na. O iba-ibang uli ng mga yung mga nangangaral na salita ng ating Panginoon. Dapat ang motibo pala ng isang leader ay maganda ang motibo at layunin mo kung bakit ka nagbabayon sa atin para maligtas ang kanyang kaluluwa maging ang kanya ang buong pamilya. Ito ang qualification ng isang leader, mga kapatid. Praise God. Yung maganda yung kanyang
motibo. Yung pagmagandang kanyang panguna sa isang grupo para sa ikaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. At ang alin, kinakailang may totoong pag-ibig o concern sa kalagay ng mga bago o mga kapatiran. May concern ka. Nakita mo yung kanilang pangilangan. Kung meron ka mga konti, kailangan tayo ang abo sa kanila kasi nga tayo ang nag-aalit ng mabuting balita. Amen. Tayo ang may concern tayo sa kanila na pag nakita natin kung anong kalagayan nila, abutin natin sila kung meron tayo. Yes. Alagaan natin sila. Amen. Kasi tayo nung una, wala naman tayong alam eh. That's right. Meron tayo, meron na ginamit ang Diyos para makilala ang Diyos. Concern sila sa iyo hanggang ngayon naligtas ka dahil sa kanila. Kaya dapat ang isang leader, mga kapatid, kahit sa mga kapatid, dapat may concern tayo. Mahal natin sila. Amen. At maganda yung ating motibo para sila ay aralan ng salita ng ating Panginoon. Bago man yan o dati na dapat pantay-pantay yung tingin natin sa kanila. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, pag may pumasok na isang nakasingsing, yung kaandalira niya, puro mga singsing, hindi pa nagsalita niya, papasokin mo na yan. Nasa pintuan mo pa lang, nasa gate pa lang, pasok ka na kasi nakita mo, ang laki ng mga kwintas. Dapat ang laki ng mga singsing, kahit na nasa labas pa lang, okay, pasok mo sa doon tayo mag-usap. Baka kasi bigyan ka ng isang malaking singsing. Pero kapag dumaan sa doon sa gate mo yung nampas lupa, halos itaboy mo, halos murahin mo pa. Kung ipili tayo ng mga tao, kaya nga dito mga kapatid sa church, kung sino-sino na lang pupunta eh. Kilala ako, kahit hindi ko sila kilala. Pastor, pwede bang makahingi ng tulong? Hindi ko, hindi ko naman sila kilala eh. Pero hindi sila umalis na hindi ko binibigyan. Amen. Sabi ko, bahala ng Panginoon kung ano yung mga ginagawa nila. Ang Diyos ganun din. Minsan, hindi mo alam na ang anghel ng Panginoon nag-aanyong kulubin. Yes. Anghel pala ng Diyos. Pag pinapasok mo, pinapasok mo yung blessing. Huwag tayo magtangin ng tao, mga kapatid. Amen. Pero tingnan din natin yung kanila, baka wala, ano, may mga mandarari din dito. Mga tulisan. Huwag naman yung puro tanggapin mo. Dapat meron kang ano, discerning spirit. Alam mo, kapatid, mahalaga sa atin yung meron tayong mga gifts eh. Lahat tayo may mga talent. Hindi basta-basta kung sino mapasukin mo. Kasi si Satanas gumagawa rin ng ano yan eh, ng paraan para makapasok sa iglesia. Amen. Tignan mga kapatid, sa ibang mga church, kapag nag-speaking tongues na, yung iba ay ibang sinasalita. Nag-iibang wika ng debit. Kapag ang isang paso na nag-desert, pinapahinto yun. Dati yung dito pa kami sa may school, yung isang yung people dati niya, nag-ano siya, tumatapos na ng demon. Pero hindi ko lang na-review yun. Mga ganun. Mga kapatid, ang kaaway, pumapasok niya sa iglesia. Pumapasok na, gumagawa siya para masira iyong gawain ng Panginoon. Pero sa church na ito, ang dugo ng Panginoon ay natili sa lugar nito. Yes. Amen. Kaya dapat mga kapatid, may concern tayo sa mga kapatiran, sa mga bago pa lang na mananampalataya. At pangpito, kinakailangan pinapananatili ang espiritu ng pagpapakumbaba at paglilingkod sa grupo. Kaya sabi ko nga, kapag leader ka na ng cellgroup, dapat makitaan ka ng maganda ng halimbawa. Amen. Modelo ka ng iyong pananampalataya. Amen.
Kapag may malaki na yung grupo mo, o nagpapasimula ka pa lang, ipakita mo, servant ka. Amen. Huwag mong pakita na boss ka. Parang gusto mo, yung mukha na lang sa'yo. Di ba yung iba? Yung ibang mga leaders gusto saluduhan, kung ano-ano, para pansinin ka. Ipakita mo, katulad din tayo ng ating Panginoon, amen, na nagpapakumbaba. Amen. Kapag may selgo ka na, tapos lumaki na yan, lalo makita yung humility mo sa kanila. Amen. Ipinapakita mong leader ka at tutularan ka ng mga nakikita sa'yo. Pero kapag masama ka, may balik din yun eh. Pag masama kang leader, tandaan mo kung ano yung ginagawa mo, yung mga tuturuan mo, ganun din ang gagawin sa'yo. Ibabalik din sa'yo ang ginagawa mo. That's right. Pero kapag mabuti kang leader, ang ibabalik niya sa'yo, puro mabubuti din. That's right. Dahil mabuti kang leader. Amen. Kaya kinakailangan magpalit, pinapanatili ang espiritu ng papakumbaba. At pag-lilikod sa kung meron tayong cell group, kaya pisa na natin ito mga kapatid. Kailangan na mapanatili natin yung ating humility o pagiging isang servant sa mga taong ilalagay ng Diyos sa atin para aralan sila ng salita ng ating Panginoon. At ang walo, kinakailangan may mabuting patotoo sa kanyang mga kagrupo. Ibig sabihin mga kapatid, meron kang great testimony sa sarili mo. Amen. Dati kang ganito, ngayon binago ka na ng ating Panginoon. Dati kang hindi magandang impluensya. Pero ngayon binago ka na ng ating Panginoon. Amen. Kahit may isa, hindi mo sabihin yun minsan, nakikita na lang sa iyong mga gawa. Yes. Nakikita, hindi na kailangan sabihin pa minsan. Pero sa hindi nakakakilala sa iyo, pwede mo sabihin yung mga patotoo mo sa buhay na dating ganito ka at ngayon binago ka ng Panginoon. Pero yung mga dating nakakilala sa iyo, hindi mo na dapat sabihin sa kanila, babasahin ka nila. Amen. Kaya sa atin, nakita natin kung sino talaga yung tunay na Kristiyano. Yung isinasabuhay, yung kabanalan. At mayroong mabuting patotoo sa kanyang sarili. Meron tayong patotoo sa grupo at nagiging mabuting halimbawa sa pakikipag-cooperate sa mga layunin ng iglesia, sa pastor at sa iba pang mga leader. Amen. Dapat nakikipag-cooperate ang isang qualification na bilang isang leader. Kapag may mga grupo na kayo dyan, parang isang kumpanya, nilagay ka doon, nilagay ka dyan, dapat mag-report ka doon sa iyong leader. Tama? I-report ko yung mga naibenta mo, i-report ko yun eh. Pero yung iba, dinadaya, pinukupitan. Mm-hmm. Meron yan, di ba? Halimbawa, mag-report na sila, mabukasan yung ganito. Kumunyari, yung bakal, sabi natin yung bakal 250, tapos ilagay lang yan, ay 350 yun, tapos bumili siya doon, tumawad siya ng 100, 250, pero nilagay niya doon 350. Pero bayad siya ng 350. Yung sobra doon sa kanya 100, ilang pinaso yun? 1,000 bakal yun, magkaano yun sa 100? 10,000. O di ba, laki ng nag-report nga siya, nag-limit sa kailang, ang laki na ng tubo niya. Dapat, kapag tumawad ka, supan niya pa rin yun eh. Sir, boss, dahil tapat ka sa iyong amo, sir, boss, nung tumawad tayo eh, 350 ito, pero binigyan lang sa akin ng 250. Alam mo kung ang among mabait, at mabait ka rin, ibigay sa iyo yung ano siya na. Pero kapag inuwi mo yun, hindi alam ng amo, pero alam ng Diyos ang ginagawa mo, paparusahan ka rin ng Panginoon. Yung ginawa mo, yung linakaw mo na pera, higit pa yung iyong mararamdaman, maranasan pag nagkasakit ka. Amen. So, ang qualification na rin dapat,
totoo. Dapat matuwid ka, walang pandaraya. Nakikipag-cooperate ka sa pangalayon na iglesia, halimbawa sa church, oh brother, sister, meron tayong ano doon, suportahan natin yung gawa, meron tayong Bible study doon, then, susuportahan natin yun. Amen. Amen. Anong layunin? Para nyo bago pa yung gawain. Amen. The more na dumadami, marami pang nai-invite. Amen. Marami pang sumasampalataya sa ating Panginoon. Dahil marunong tayong makipag-cooperate sa iglesia, sa mga leader, at hindi sila sa pastor. Amen. Yan ang qualification ng isang tunay at tapat na leader, hindi mandaraya. Amen. Dapat siya ay may tunay na kabigatan sa mga naliligaw na kaluluwa at mayroong karanasan sa sulwining. Amen. Kaya dito tayo, natural sa isang Kristiyano ang mamuha. Natural yun. Pero kapag ang isang Kristiyano matagal na sa Panginoon, walang bunga. Eh sabi ng Panginoon, pag wala kang bunga, puputulin ka. Hindi ka lang tatagangin talaga. Puputulin, putul talaga. Iba kasi taga sa pilutol. Yung tinaga, tinaga lang eh. May tendency pang tutubo yun. Pero sa Diyos, puputulin. Ilang taon ka na? 10 years, 15 years, hanggang ngayon, wala ka pang bunga. Yung trigo nga, sinumpa ng Panginoon. Alin kapatid, tayo lahat na tinawag ng Panginoon, mayroong purpose. Amen. At ano ang purpose natin? Mag-win soul and make disciples. Amen. Yan ang purpose na bawat sa atin. Kaya tayo na tinawag ng Diyos, para ipangalan mo rin ang salita ng Panginoon. Ipalig mo rin sa kanila. Yan ang purpose ng pagkatawag ng Diyos sa atin. Pero tandaan mo, ang isang mananampalataya, pag walang ginagawa, maaari ang tendency niya mabagsak. Wala siyang ginagawa eh. Wala siyang involvement sa iglesia. Wala siyang kausap, parang nag-iisa lang siya. Ang tendency niya mabagsak niya. Kasi hindi ka na-involve. Hindi na inalabas yung talent mo. Hindi ka nakikipagkwento, nakikipag-usap, at minsan unti-unti ka nang lumalangit. Pero tandaan mo, kapag ikaw mayit na mayit, kahit na sino yung binabati mo eh. Amen. At tapang binabati mo sila, ano kang lumalakas, ikaw mismo, kalakasan natin sila eh. Ano ba yung pagdalo natin sa church, kalakasan natin? Amen. Yes. Dumadali mo sa gawain ng Diyos, lumalakas ka. Amen. Dapo na lagi kang nakakain sa letra ng Diyos, lumalakas ka. Kaya na mahirap yung hindi ka nadalo sa gawain ng Panginoon, manghihina ka. That's right. Kaya ang Diyos gumagawa ng paraan para tayo ay lumago. Ay dapat meron siyang kabigatan sa mga naliligaw, mga kaluluwa. Ano mo si Brother Robin, mga kapatid? Namubuhay pa. Huwag ka lang niya madalan. Pag nadalan ka niya, mintuhan ka niya. Tapos siya lang ka nahulog. Talagang iba yung kanyang espiritu. Kahit saan, mga kapatid? Kahit na mga lasing na lasing na, ba? Aral tayo sa salita ng Diyos. Kahit saan sa pumunta, pag magaan ka lang eh. Ihintuhan ka niya. Amen. Para sirang ka ng hulugan. Yes. Yun yung mayroong kabigatan. Pero wala na si Brother Ruben, mga kapatid. Kaya dapat tayo, yung ginawa ni Brother Ruben, isa yun na pinag-usapan natin na hindi ka lang yung madaanan dahil pag nadaanan ka, hituhan ka para silang ka ng salita ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kahit nandito sa negasyon sa bago sila, dumadal pa ng ano yun, pasig, naputas para lang mangaral ng salita ng Diyos. Ganun sa'yo. At number 10, kinakailangang makatapos ng mga aralin sa home cell, Bible study and leadership seminar. Ang isang leader, mga kapatid, katulad yung inumpisa natin, tatapusin natin ito. Yes. At lahat ng tinuturo natin ito, may tuturo din natin doon yan. Amen. Magkakaroon ng tayo ng self-group, unti-unti, mga kapatid. At kaya inaral natin ngayon ay qualification as a good leader. Yan ang mga qualification.
At ang qualification na niyan, mga pagdapang makita sa atin, itong ating pinag-aralan ngayon. Kaya kailangan makatapos ng mag-aralin. Tuloy-tuloy yung ating pag-aaral. Doon sa Russell Bible Study and Leadership Seminar. Ito leadership seminar ito eh. Sinisimula tayo ng ating Panginoon para malaman natin na pag may mali sa iyo as a leader, nababago tayo. Ayun pala ang qualification ng isang leader, dapat may kabanalan. Amen. Yun pala ang qualification ng isang leader, dapat mahal ang pamilya. Amen. Yun pala ang qualification ng isang leader, dapat matama ang motibo mo. Yun pala ang isang leader, dapat maganda ang layunin mo. Amen. Yun pala ang isang leader, dapat malinis ang puso mo. Dahil pala sa isang leader, mababa ang iyong spirito. Hindi ka boss, kundi servant. Ito pala. Pero kapag nakita mo na hindi ka, ayusin mo na. That's right. Dahil gagamitin ka ng Diyos bilang leader. Amen. Kaya kasi minam ito eh. Yes. Alam niyo mo pati, sa mga ibang seminar na walang namang hindi naman involved yung gawain ng Panginoon. Kahit na anong seminar nila, hindi sila nakarating. Kasi nga, wala yung spirito ng Panginoon. Pero sa ating mga kapatid, kapag nag-aral tayo ng salita ng Diyos, bakit nababago yung buhay natin? Dahil kasama natin si Jesus sa seminar na ito. Kasama natin ang ating Panginoon sa Bible study, sa Romans 7, mga kapatid. Kasama natin ang ating Panginoon. Kaya bakit nababago tayo? Kasi ang pinag-usapan natin ay ang salita ng Diyos. Amen. At ang salita ng Diyos, walang iba kundi ang Diyos. That's right. John chapter 1 verse 1, napasimula siyang salita. At ang salita ay sumasa sa Diyos, at ang salita ay Diyos. Amen. Kaya yung salita nito, mga kapatid, pagdalagay natin sa ating mga puso, ang Diyos na sa puso natin. Yes. Huwag mo lang mubalik na kabanalan mo, aalis yan. Dahil hindi manatili ang Espiritu ng Diyos sa taong makasalanan. Amen. Kaya mga kapatid, yung ating topic ngayon ay qualification ng mga leaders. Ito yung mga dapat qualified ka. Pag nakita mo yung ganito, ibig sabihin, nakahanda ka na para mangaral ng salita ng ating Panginoon. Amen. Pero kung hindi pa, ayusin pa yan, ayusin pa ng Panginoon. Eh, hindi maayos ang buhay mo kung hindi ka magpapabago sa Panginoon. Right. Ang Diyos, babaguhin tayo ng Panginoon, pero kung ikaw na may katawan, hindi ka magpapabago sa Panginoon, walang magagawa ng Panginoon. So, gagawin natin, Lord, baguhin mo ako. Alisin mo yung kayabangan mo. Alisin mo yung walang akong kabanalan. Alisin mo yung mapagmataas ako. Alisin mo yung parang yung boss ako. Alisin mo yan, Panginoon. At gawin mo akong servant. Ayusin mo ang buhay ko. Ayusin mo ang puso ko. Ayusin mo ang pakikitungo ko sa aking pamilya. Kung ano nakikita mo sa labas, mahal mo sila, nakipag-usap ka ng maayos, bakit hindi mo sabihin sa pamilya mo, makipag-usap ka ng maayos? Amen. Di ba? Kasi ang isang, yung ibang leader niya, mga kapatid, na leader-leaderan, ang bait-bait sa ibang tao, ang bait-bait sa ibang mga kasama, pero pagdating sa pamilya, may sungay. Sigaw dito, sigaw doon. Galit ito, galit doon. Hindi ganyan isang leader. Unahin mo muna ang pamilya mo bago ka pumunta sa isang bahay. Yes. Sira ang pamilya pero buwang pakitaw mo sa kabila. Hindi magandang leader yun. Unahin mo, sira, ayusin mo muna ang pamilya mo. Amen. Hindi nga isang pamilya mo, ayusin. Mag-aayos ka pa sa iba. Hindi nga ayos yung pamilya mo, tapos sa iba, hindi, ayos na ayos ang buhay mo. Hindi, mali yun. Yes. Naluloko niya ng kanilang sarili. Ayusin mo muna ang pamilya mo, kausapin mo sila, sila talaga ang mahalin mo, sila talaga aralan mo. Then, kapag nakita mo na maganda ang pakikitungo mo sa asawa, sa asawa mo, sa anak mo, maganda pakituro, na relationship ninyo maganda, then lumabas na leader ka. Yes. Yan ang qualification ng mga leader. Kaya bago ka mag-aral sa iba, aralin mo muna sarili mo. Bago ka mag-aral sa iba, ayusin mo muna yung buhay mo. Amen.
bago kang aral sa iba. Amen. Sira ang pamilya mo, pero sa iba nag-aral ka. Ano makukuha nila ang testimony sa'yo? Wala kang great testimony. Yes. Hindi ka talaga makaakay ng kaluluwa. Pero pag nakita ng Diyos, minahal mo ang pamilya mo. Bakit ang mahal mo iba, tapos yung pamilya, pinamubiyakan mo. Anong klaseng leader yan? Hindi yan ang leader na tama. Ang leader, ayos mo ng pamilya, then, tsaka kamangalan. Dahil wala iba pa ito sa'yo masama. Nasabi sa'yo, pamilya ko kasi na, tapos mangarap ka pa sa akin. Ang qualification ng leader, dapat ayusin mo na yung pamilya, then ayusin yung sarili, at makipag-usap sa Panginoon na gawin kang leader sa isang grupo at ibibigay sa ng Panginoon, magkakaroon ka ng maraming bunga. Praise God. Palapakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise God. Tayo lahat tayo tumayo. Salamat sa ating Panginoon. Salamat sa kanyang kabutihan. Amen. Awit tayo siguro sa Panginoon. Awit tayo. Akapela na lang siguro yung okay, buti-buti yung Panginoon. Amen. Praise the Lord. Okay, buti-buti mo, Panginoon. Salamat. Sa salita mo, amen. Na nagbusog sa aming mga
ang mga salita, yes, Panginoon. Lord. Salamat, napakabuti mo sa amin. Napakadakilan mo, Panginoon. Amen. Wala kang katulad. Wala kang kapares. Yes. Ikaw ay Diyos na mabagi. Diyos na mapagpatawad at sagana sa kagandahan mo. Yes. Salamat, Panginoon, sa qualification ng isang leader. Hallelujah. Salamat sa mensahe mo na patuloy mo binabago ang aming buhay. Yes, patuloy mo inaayos ang aming karakter. Ang aming panglabas na pagkatao, maging aming pangloob na pagkatao, ay inaayos mo dahil ito ay qualification ng isang leader, Panginoon. Lord, gamitin mo ang lahat ng mga lapo sa church na maging leaders ng Bible Cell Group. Yes, bigyan mo sila ng passion, ng kabigatan sa mga kaluluwang hindi paligtas. Yes, Lord. Bigyan mo sila ng passion upang ipangaral ang salita mo. Amen. At alisin mo ang hiya sa kanilang mga puso, yes, sa kanilang isipan. Alisin mo yung hiya para maipangaral ang iyong mabuting balita. Yes, at Panginoon, kapag naipangaral na ang iyong salita sa lahat ng kinapal, muli kang babalik, Panginoon. Yes. Salamat, Lord, sa mga mensahe mo na nagbabago sa aming mga buhay. Yes, thank you, Lord. Gamitin mo ang GCM family, lahat. Gamitin yes. mong leaders. Alisin mong hiya sa kanilang puso, sa kanilang isipan. Ilagay mo ang lakas ng loob upang ipangaral ang iyong mabuting balita sa mga kaluluwang hindi paligtas, Panginoon. Yes, maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Pagpalain mo ang GCM saints. Maging ang mga nanonood ngayon sa kanilang tahanan ay pagpalain mo yes. at abutin mo sila. Yes, Lord. Kasihan mo ng Holy Spirit ang iyong salita, O Diyos. Sapagkat ang salita mo ay buhay namin at buhay ng walang. Amen. Amen. Maraming salamat maging sa pag-uwi ng iyong mga anak. Takpan mo sila ng makapangyarihan yes. ng dugo. At samahan sila ng laksa-laksa umanghil, Panginoon, yes. sa kanilang tahanan. Maraming salamat. To God be all the glory. In Jesus' name we pray, ang lahat ay magsabing amen. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise God.